So ayan, good afternoon G listeners and welcome to the GO Podcast PV Edition or the GO Podcast Season 2. Nakatune in kayo sa ating episode 2 ng podcast kung saan mas palalalimin pa natin ang purpose ng online world at ang effect nito sa ating mental health. Kung sa nakarang episode, napakinggan natin ang mga kwento at tips para ma-handle natin ang sariling negative experiences. Ngayon sa ating episode, abangan ang mga netiquettes na hindi dapat mawawala sa mga academic topics, pero mas pagtutuunan natin ng pansin ang healthy at active ways para ma-maximize natin ang benefits ng online world to have an healthy way of coping with stress for the sake of our mental health. Exciting, right? Kaya grab your earphones and increase your gadget's volume because we are about to navigate in the online world once more. Makiji sa kwentuhan, makiji sa kalokohan, at lalong makiji sa paglalayag at paglalakbay sa online world. Sa unang pakikinig pa lang, masasabi ninyo na iba na naman ang host for today's episode. At syempre ako yon. Para din may variety ang mood and ang chikahan natin. So yan, I am Xavier Ignacio from Grade 12 Social Journalism Strand. At syempre ngayon, dahil bago ang host, bago ang topic at bago rin ang ating guests for today. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Pakilala ka na, Clyde. Kumusta ka ba ngayong araw? Okay, so I'm Clyde Humphrey Arrigno, a student of HU1A. And kakatapos ko lang ng mga PTs ko and school works. So I can say na medyo stressed, pero sana ma-relieve yung stress ko na yun dito sa podcasting na to. Mm-hmm. Sana ganun din ang pakiramdam ko, Clyde, no? Sana balance pa rin. Pero maraming salamat, Clyde, sa pag-respond. Anyways, makakasama po natin, guys, mga G-listeners, si Clyde. At maririnig pa rin naman natin siya hanggang mamaya dito sa ating chikahan. And for sure, marami tayong makukuha at mapupulot mula sa kanya. And last but not the least, may makakasama tayong bagong guidance advocate for today's episode. Pero secret muna daw kasi parang nagpe-prepare pa siya ng bonggang-bongga. Kaya mamaya, stay put lang tayo. Stay lang kayo sa pakikinig para makilala ninyo kung sino nga ba ang blind item natin ngayong hapon. Or ngayong araw. Hindi ko alam kung hapon, or umaga, o gabi. Basta ngayong araw. Bago kami magsimula, ayan, bago tayo pumunta dun sa mga kailangang pag-usapan, gusto lang naming malaman, kumusta ba kayo, G-listeners? Okay pa ba kayo? Baghot na ba? Pagod na ba? May mga kailangan bang tapusin na requirements? Okay pa ba ng mga jowa? Okay, pero wag kayong mag-alala kasi for today's episode, gagawa natin ang paraan yan para mapawi. Kahit panandalian lang, mabigyan natin ng saya, galak, ngiti ang inyong mga mukha. Kaya stay tuned kasi for sure ang dami ninyong matututuhan sa ating topic, gaya ng pagkatuto nyo. Siguro naman marami kayong natutuhan sa previous episode natin. Kaya syempre, bibigyan ulit namin kayo ng wonderful adventure sa online world for this episode. So ayan. So Clyde, are you ready? Buhay na ba ang ating mga kaluluwa para sa episode na to? Ready when you are. Okay. So anyway, enough na sa mga introduction. Kasi part lang naman yan ang highlight natin sa episode na to. Kagaya nga ng nasabi natin kanina, itatakal natin ang netiquettes. Second is healthy at active ways para ma-maximize ang paggamit ng online world na makatutulong sa pag-cope natin sa mundong ito. Syempre, mas maganda kung ma-refresh tayo sa limitations natin sa online world. At the same time, matututo kung ano nga ba ang sinasabi kong healthy at active way na yan. Dahil paulit-ulit na rin lang naman ako at paulit-ulit na rin lang ang sinasabi ko, mabuti pang simulan natin ang tanungan portion kasama ang ating guests para ma-decipher natin, o shala sa decipher, ma-decipher natin ang perspective nila sa topics na ito. At maya-maya maririnig na rin natin ang ating guest, guidance advocate, na mag-highlight at magbibigay ng insights about sa naging chikahan natin ngayon. Kaya ano pa ba ang sinasabi ko? Clyde, are you ready? Yes!
we should be. Kaya Clyde, ito ang iyong unang tanong. Wow. Ano to? Parang ano? Casual conversation lang. So Clyde, thank you sa pagtutuon lang ng sa activity ito. So first question ko sa iyo. May idea ka ba or familiar ka or alam mo na ang mga bagay tungkol sa netiquettes? Paano mo ba siya nalaman kung alam mo na? And ano ang pinaka tumatak sa iyo with regards sa topic na ito? Heavier parang importance no grade 8 kami kasi it was part of the curriculum sa JHS. And one of the things na talagang tinandaan ko doon was parang hindi naman kailangan tandaan lahat kasi everything boils down to two topics. It's respect, tapos being aware na may tao doon sa likod ng screen na kinakausap mo. And that's just two of the most important realizations kasi it will benefit us in the long run in understanding netiquettes. So simply put, sa isang word, netiquette for you is about respect kasi yun yung core na kailangan nating alam in terms sa online communication. So regardless yun ng social communication platform, kailangan may respeto, mapa face-to-face or mapa online. So, nagamit mo na ba ang netiquettes like sa pag-navigate ng online world? Bilang kilalaman kita sa junior high school, feel ko hindi ka naman yung ano, hindi susunod sa netiquettes. Pero ano yung specific experiences or experience mo na naggamit mo talaga yung netiquettes like for example everyday? Well, so kung sasabihin nating everyday, well, then dalawa lang dyan ang pinupuntahan kong social platforms. It's Messenger, tapos the rest. That's Messenger and the rest. Ibig sabihin yan na talaga yung pinupuntahan kong social messaging platform. One of the things na lagi kong tinatatak sa isip ko is that respetuhin mo muna tong tao. Hindi mo siya kilala. Well, that's kung kinakausap mo, hindi mo talaga kilala. So, always respect, tapos always set muna yung pagiging courteous mo. Kasi that's the number one priority na parang lagi kong ginagamit. And tapos sa doon sa sinabi kong the rest, then sa other social media platforms like Facebook, Twitter, and Instagram, tinatry kong i-avoid yung sinasabi nating fanning the flame. Kasi ayaw kong pinapalala yung mga conflicts, especially kung yung controversy na yon is hindi ko gaanong gamay, kumbaga sa terms natin. And isa na rin sa mga fears ko kasi kung bakit ayaw kong sumasali sa mga controversies na ganyan is ayaw kong mapunta sa akin yung blame. And para hindi mapunta sa akin yung blame na yon, I also have to consider na dapat hindi tayo maging toxic. We have to avoid toxicity dun sa mga ginagawa natin. Especially na may impact talaga yung mga sinasabi natin sa social media platforms natin. It doesn't matter kung konti lang ang ang followers mo, ganyan. The fact na may nakakita pa rin ng mga pinapost mo makes an impact towards that person. So, yun na naman. So, dalawa yung puntong nakuha ko doon. Yung una is do not fan the flame. Second is yung punta muna tayo doon sa do not fan the flame. Kasi maganda yung alam mo muna kung ano yung pinapasok mo bago ka magsasalita or bago ka magsabi-sabi na kung ano-ano. Kasi yun, sabi mo baka yung consequence ikaw pa yung sisihin, blame na sa'yo. So, maganda yung point na nakuha ko doon. So, ito Clyde. How are you going to relate netiquette to yourself as a student sa online setup? Well, kung parang paano ko siya nagagamit mga ganyan sa online class. Okay. So, one of the things na lagi kong tinatandaan is parang be courteous everywhere you go. And hindi yan nawawala sa netiquettes. Kasi sa online class, I'm always happy kapag nag-open cam yung mga classmates ko. And I see them na parang they're so clean, so neat, bagong ligo, ang linis lang tignan. That's just, well, that's basic, parang basic hygiene na rin. Kasi kahit nung class, nung face-to-face classes, parang number one priority natin na maging malinis.
talagang ano, and that does, dapat hindi yan magbago kahit online classes na. Para naman, you know, parang maganda yung dating sa ano, sa class mo. Tapos if I'm going to parang state maybe a few problems sa online classes is that parang I understand rin naman kasi na hindi nag-open ng camera yung mga students, and yes, it's because of yung sa internet na rin, and talagang maybe nahihiya rin yung estudyante, diba? Tapos hindi rin nagigets yung lesson. Sa side rin kasi ng teacher, it's different. Parang it looks like you are in a stadium, tapos you're on a mic, you're on a pedestal, nagsasalita ka, pero invisible yung kausap mo. And that's what I can feel kapag naka close cam lahat ng estudyante mo, tapos ikaw na nagsasalita dyan. Kasi the teacher does not know if whether nandyan ka ba, nagigets mo ba yung lesson. Isa yan sa mga ano, nakikita ko sa online classes so far. And yan din, Clyde, yung tinatawag nating awkward situation, yung mga crew moments. One time nga, nung sa internship namin sa isang institution, partner institution, nasa isa kaming meeting and walang nagsasalita like from us interns. So yung isa kong ka-intern, biglang siya nag-play ng crew. Tapos kami, bigla kaming lahat kasi sabi ko, sure ka sa ginawa mo? Parang nakakaya yun sa part namin kasi interns kami eh. Pero siguro maging bukas na lang din kami siguro sa ano, yung bawi na lang tayo guys, like sa sunod, sana kuha natin yung mga bagay para hindi na tayo pumunta sa mga ganong sitwasyon kasi nakakahiya talaga. And para na rin maging significant yung meeting, hindi lang yung parang pumunta lang tayo sa call. Tapos nandun lang tayo for, yung ganon. So ito, punta tayo dun sa active and healthy ways ng pag-navigate ng online world. Ikaw ba, active ka ba? Healthy ba? Or active lang, hindi healthy? Or healthy lang, hindi active? So alin ka dun? Well, before ko i-determine ko ano ako, and before diving deeper dun sa topic, we have to determine first what is passive usage and what is active usage. Dun sa passive, ang ginagawa lang natin is yung scrolling through sa feed natin sa Facebook, Instagram, or Twitter, and pagbabasa ng mga articles. You're not doing anything, you're just scrolling through everything na nakikita mo. And dun sa active, it's basically ikaw na mismo nakikipag-interact. You're chatting with people, you're commenting, you're posting, and yan na yung active. Tapos pagdating naman dun sa healthy, parang alam na natin kung ano yan, yung may oras ka ba magpahinga, tama ba yung mga ginagawa mo, may sasasaktan ka bang tao, parang yun na naman na ano. So, in application nun sa akin, hindi ako masyadong active, pero I definitely am healthy kapag gumagamit nun. Kasi one, I don't really go to, ano, parang hindi naman ako lagi pumupunta sa Facebook and any social platforms besides Messenger. Kasi yun lang naman talaga ang lagi kong pinupuntahan na app. So, hindi ko masyado na-experience yung mga pagpo-post, mga ganyan. Kasi ang ginagawa ko lang naman is mag-post ng bagong profile picture. Yun naman usually ang pinapost ko pag sa Facebook. And sa Twitter, naglabasa lang naman ako. So may pagka-passive rin naman. Kaya, one of the things na tinatry kong gawin is just read. And if I don't agree with something, parang hindi ako agad magre-retaliate. Parang pag-iisipan ko na lang. Ayoko kasing mang-away, kumbaga. Yung sinabi ko kaninang pang fanning the flame, parang ayokong makipagsali kasi baka nga lumala yung problema. And ayaw natin mangyari yon, so kikim-kimin ko na lang and sabi ko, tama ba yung sinabi niya? May something ba na nabother sa akin? Ano yun? Pag-isipan ko na lang. Yun lang naman. Importante din yung kasi sa online world, marami talagang away. At importante sa part natin yung choosing your own battles. Alin ba yung battles na worth fighting for, diba? Kung hindi naman yun makakatulong sa growth mo, sa pag-improve ng ekonomiya ng bansa, wala na tayo dyan. Labas na tayo dyan. Pero ito, Clyde, may mga times ba na
hindi mo naggamit ng maayos yung online world or minsan nakakaligtaan mo yung netiquette, pwede mo i-share mo sa amin yung pinaka hindi mo malilimutang experience na may negative effects sa'yo kasi hindi mo na-maximize yung positive purpose ng online world. With regards dun sa hindi ko talaga nagamit, well, I always observe naman yung proper netiquettes na respecting people, talagang trying to avoid fanning the flame, yung mga lagi kong sinasabi, but it all boils down dun sa personal life ko na rin. Kasi nga, there is this parang sinasabi natin na social media is addictive. And not just social media, but our gadgets. Kasi nga, hindi rin naman tayo nakafocus lagi sa social media. We might be playing games, listening to music and stuff, doing our hobbies. Dahil dun sa addiction na yon, parang nakakaligtaan ko yung family members ko dito. It actually ruptures yung relationships ko na I actually need to hold dearly. Kasi nga, they're more important than, well, yung mga taong hindi mo naman kilala. Let's admit it, parang mas importante sila kaysa naman sa mga followers na di mo, parang, you know, sino ka? Parang ganyan. So, pagdating doon, hindi ko ata na-set yung limits ng oras sa paggamit ng social platforms. Yan yung talagang, ano, parang critical mistake ko na hindi ko na-manage yung oras ko. And hindi lang yan, kasi pati ako, lagi ako naglalaro. So, yung paglalaro ko na yon, it also parang takes a lot of time and nakalimutan ko nang bigyan ng pansin yung mga loved ones ko. Kaya, yon, isa yun sa mga talagang hindi ko na-notice before. Yes. Yun talaga yung negative effect ng sobrang paggamit. Actually, wala naman masamang pumunta sa social, mag-visit ng social media platforms natin, like once in a while or kahit 1 hour per day lang. Pero yung ang mahirap talaga is nakatutok na tayo, like ginagawa na natin yun for a living. And doon nawawala yung sinasabi nating balance. And yun yung nagtitrigger ng sinasabi mong addiction and disconnection sa mga taong dapat na mas malapit sa atin. Kasi the more we try to connect sa mga taong malalayo naman talaga sa atin, actually hindi nga natin talaga kilala personally, hindi natin alam na taga-Naga ka, tapos yung kausap mo taga-Daet, ganun. Parang, ba't ganun? Tapos, nadi-disconnect tayo sa sarili nating pamilya, sarili nating friends, na nandito lang din naman. So, gaya ng sabi mo kanina, balance talaga. Kailangan ng balance sa lahat ng bagay. So, ito, may gusto ka ba, Clyde, sabihin, which will serve as a reminder sa ating mga G-listeners about sa importance ng healthy and active way ng paggamit ng online world para sa mental health? Like, based sa experience mo, ano yung mga pwede mong sabihin or ibigay sa ating mga tagapakinig? When it comes sa reminders, I do want to stress out 2 major points. It's 1, that we need to balance everything. Kasi everything in this world comes with a risk. No matter how good or how bad the concept may be, lagi ang may dalang risk and dangers. And we just have to be aware of them. Let's just say na we have to spend time to rest and to care for our loved ones. Kasi nga sabi ko kanina, I was stressing the point na pag sa social media, we are dealing with people we don't know. People who are strangers. And na-realize ko na we need to put more importance on people that we actually love and love us back. Like our families, our family, our friends, probably significant others, mga ganyan, our relatives. They are all so very deeply connected to us that we should value them more than the people na ini-interact natin sa social media. The other is, well, being courteous na lang and respectful wherever we go. This means na yung respect natin will not just stay sa online world natin na to. We should be respectful and courteous everywhere we go. So I know na bawal tayong, or we are highly discouraged na lumabas this pandemic. But if we do get the chance na makalabas man tayo, na for example mga needs lang, or talagang kailangan lumabas,
let's try to be courteous and kind. Kasi sa atin, sa akin rin naman kasi wala sa nature ko ang pagiging toxic. It is because I know what it feels like to be in pain is exactly the reason why I try to be kind to others. And that's one reminder na gusto kong i-stress to everyone. Be kind and be respectful to kahit sino man na makikilala mo. Kasi there might be a point in time na baka yung ginawa mo sa kanila babalik rin sa'yo. And well, there's good and bad karma na lang. Kaya as a conclusion to saying all these, just find balance in how you use yung online, yung social media platforms. And always remember na there's a person there na kinakausap mo, which you have to respect. Both their personality, their opinions, and them being a sentient being na nakausap mo at that particular moment in time. Yun lang naman. Yes, yes. I agree kasi this time, na ngayong pandemic, nalimitahan ang mga physical gathering. So, yung mga physical ways of socializing, nalimitahan or kung hindi, nawala. So, lean towards tayo sa how are you going to socialize through the virtual, yung virtual thing. So, maganda yung sinabi mo na number one, find time to rest. Second, choose your own battles. Kung worth it ba siya, ilaban mo. Kung hindi, huwag ka nang kumbaga mag-retaliate or fan the flame, kumbaga. Kasi at some point, yung mental health din yung affected dun eh. So, maganda yung pangalagaan na lang natin kung anong meron tayo. Huwag na natin pakialaman yung toxicity na dulot ng iba. So, thank you so much, Clyde, for sharing your experiences, your personal experiences to us, to our G listeners. Ngayon naman, kasi nakapag-share na si Clyde eh, tawagin na natin yung blind item natin na feel ko inaabang-abangan pa talaga ng mga G-listeners natin, like from the very start pa lang, simula nang magbukas tayo nitong blind item na to. So, tawagin na natin ang ating guidance advocate na feeling ko kanina nyo pa iniisip kung sino ba siya sa ating guidance team. So guys, wag po kayong mabibigla. Siya lang po ito. Hindi po siya kung sino man na taga YG Entertainment or SM Entertainment. Ito, ipakilala na natin siya. Kuya Eric, magpakilala ka na through your Bonggang Production. Alright, so by the way, again, thank you so much, Save, for that very overwhelming introduction. I'm Kuya Eric. I'm one of the guidance counselors and in the senior high school, and also I'm handling spam. And for those humans na nakausap ko recently during the exit interview, so hello. Alright, hello to all G listeners. So again, it's a good opportunity that we are talking about this, and I'm very glad to be invited. Kahit wala kayong choice. Alright, no, I'm just kidding. So yan, sige, so we are talking actually about netiquettes, no, and active and healthy usage of the online world or in the online world. So, well, netiquette kasi is actually, again, I'd like to stress that out na netiquette is the common or the universal agreement, no, in terms of what is better and what is not, no. Pero it still depends on the cultural beliefs. Depende kung nasaan ang tao or kung paano siya na-raise, di ba? So, may set of standards tayo or set of norms. Pero meron din tayong core beliefs, which is somehow a big factor kung bakit may kanya-kanya tayong perspectives, especially when we deal not just in social media but also in person. Pero since we are talking social media right now and most of us are online because of the pandemic, so let's tackle more on that. So, bakit nga ba tayo nagpo-post? Saan nagagaling yung motivation
ng ating pag i-engage sa social media. For, well, first or primarily because there is a need na kailangan ma-satisfy. So, motivation is something that is pushing you or driving you to satisfy a certain need. Diba? For example, we do this, we study because there is a need for knowledge. There is a thirst to know more. We try to join a certain group because we want, there's a need to belong and there's a need to be accepted. So there may mga kanya-kanya tayong pangangailangan. If you can consider the hierarchy of needs kay Maslow, may mga stages yan. And one need is important, or one stage is important in order to have a more stable foundation. So, isa sa mga pangangailangan kasi natin is, of course, physical. No? Physiologically, we have, aside from need to eat to address that hunger, there's also a need for you to be seen. Alright, to be acknowledged. In a way kung saan, whenever we deal with social media, sometimes we post. We post kung nasaan tayo, di ba? Kung anong ginagawa natin. Because there is a need for us, sometimes, unconsciously, may mga pangailangan din talaga tayo na we need to inform other people, especially our friends, our family, kung nasan tayo. Pero not all the time. Pero let's accept the fact that there are people who need that. So next is yung sense of belongingness. Why do we join groups on a certain platform? Why do we accept pages, no, diba? So why do we engage in certain platforms wherein a community are talking about something or a certain issue or a certain interest? Because there is also a need for us to connect, especially at the moment that most of our friends may not be 24/7 available. So there are people outside, like yung sinasabi ni Clyde, that there are strangers na available for you to talk to. So that is also being satisfied. That need is also being satisfied. And next is the self-esteem. So, saan pumapasok yung self-esteem? Because at some point, no, may iba na when they post, parang feeling nila it's like an achievement. Like for example, I am posting my graduation picture. It's not because I'm bragging, no, but I'm also just sharing the experience that I have achieved something. And for me, that is my need, no. Kahit di ko sinasabi siya verbally, but there is a need na pacify because of posting your achievements. And yun ang gusto niya, right? So at some point of his life, he's doing that. He has this motivation to show to the world that I have achieved this, I have eaten this, I have bought this Starbucks coffee at last, di ba? After siguro nakapag-ipon siya. Because for him or her, masaya siya dun. But doesn't mean all the time na nag-brag ang isang tao. It's just that an example of trying to express his or her happiness through posting that on social media. And last one, why we post? Because there is a need for self-actualization. Saan pumapasok yun? Dun sa hierarchy of needs kasi natin. Well, aside from self-actualization, that's the original, the old hierarchy of needs, meron tayong tinatawag na transcendence. Pero let's try to talk about self-actualization muna. Kasi not all people naman can reach the transcendence. So, pag sabing self-actualized na tao ka, alam mo yung mga bagay na pag sinabing self-actualized na tao ka, alam mo yung mga bagay na
hindi mo kayang gawin at kaya mong gawin. Alam mo yung mga bagay na hindi pa kaya ngayon, pero you're trying your best. Yung mga bagay rin na ito yung mga weaknesses mo, strengths mo, ito yung mga kailangan mo at hindi mo kailangan. So you tend to realize that, okay, this is myself and I am still accepting myself despite of having these flaws or mga kakulangan. So, through social media, I see that there are two sides of the coin pagdating social media naman or pagdating sa social as an online world. Hindi naman lahat negative eh. Marami rin naman makakapulutan na mga gandang bagay. For example, because of the online or because of social media, we're able to become more aware of what's happening around the world, especially at some areas in the world na neglect because akala natin hindi nag-exist ang issue na yun, pero because of social media, because of our vloggers, no, yung mga reporters, napaparating yun sa maraming tao. Mas napapalawak ang information. Sabi nga ni, tama, Save and Clyde na, it's also a source of education and awareness. So, might as well, no, let's really grab that opportunity to spread truth than, of course, fake news. But of course, there are caution that we have to take into consider. So, yun yung mga bagay kung bakit we have this motivation to post or to share ourselves into the world. So, itong mga ginagawa natin, the social media, the way how we behave in the online world, is actually a product of our self-concept. Yung self-concept natin is actually a set of beliefs, a set of the things that we know, and a set of the people na alam ng tao about sa atin. So, nabubuo yung konsepto natin ng sarili natin. So, it may not all be positive, but also there would be negative, no? May mga bagay na kailangan natin, alam natin na hindi natin kaya, or alam natin na wala tayo. Kasi, it will become more balanced. Tulad ng sinasabi niya, there is really a need, a push for balance. Ayan. So, isang bagay din na nakaka-apekto sa ating society is that the active and healthy usage. Ano ba yung active and healthy usage sa online world? Sinasabi ni Clyde na may passive and active. I agree with that, no? And in terms of active, not all active din kasi naman na active usage are healthy, di ba? So, may mga active talaga, like super active, 24/7, they are active online, but it's not any more healthy. They're not any more eating enough, they're not any more sleeping enough, no? And there is already a disconnection, despite of connection, into the online platform or online world. The disconnection kung saan na-neglect na yung presence ng or importance ng family, the people around you, especially to those G listeners who are staying inside their house. So take note lang ha, guys. baka na-neglect na natin yung mga tao sa paligid natin, na mas nabibigyan natin importansya yung mga nakakausap natin online. Remember, the people around us are the people who could support us, no? They are there, the online people, virtual people or virtual friends. But at the end of the day, I agree with what Clyde said na the people around you, especially your friends, family, relatives, are the most special people or persons na mas magibigay ng warmth sa'yo, physical and emotional, when you really need them. Ayan. So, isa na lang siguro din. We
para dun sa mga estudyante na hindi talaga mahirap din naman talaga mag-disconnect, no, from time to time, pero because of nga may kasabi nga tayong FOMO, di ba, fear of missing out, we really need to be updated, di ba, or we really need to na makasabay. And through social media, nagiging ano siya eh, nagiging platform siya to express your own individuality. Pero may tinatawag rin kasi tayong inter-reality, no? Inter-reality because I'm talking about you're making a profile on the social media, but at the same time, you're trying to alter some information to make it more presentable. And somehow, may mga bagay na baka hindi na totoo dun. Or baka feeling mo lang ay ito kasi ina-aspire ko eh. So I'll put it here para mas maganda sa paningin ko at mas maganda sa ibang tao. Pero that's okay because that will boost your self-esteem. However, it might not be healthy if it's just for show. So try to balance or try to go back to yourself again. Sino ba talaga ako? Anong klaseng reality ang nilalagay ko dun sa aking profile? Even for those for RJ listeners na nasa online learning, 'di ba, we express ourselves by putting our profile sa profile picture. So may mga bagay na we need to consider in terms of how do we brand ourselves in the social media. Okay? So yun yung tinatawag na inter-reality. It's not totally fake, pero at the same, pero looking into the profile or when you make a profile, you're trying to alter some of the information to make it more presentable. Okay? Alright. So yun yung yun siguro yung point na gusto ko rin i-point out in addition to the things that Clyde also pointed out earlier. So kung kanina sinasabi rin ni Clyde na yung respect, and I agree with that, I'd like also to add the responsibility. So respect and responsibility that should come together as well, because ang keyword dito is care. If you care for others, you also care for yourself. So that is one thing that I'd like to advocate, to push also, and also to share with our JIT listeners and to you guys, na ang kailangan talaga ng mundo ngayon, especially in this kind of situation, we should have just a loving care, and just care for other people, because it's more ulitin ko lang. Kasi 'di ba yung ang pinakakailangan talaga ng mundo ngayon, at especially para sa ating mga nasa bahay lang, para sa mga ating JIT listeners na nasa bahay, just try to care for other people. Care for your family, friends, relatives, care for yourself, because what matters naman talaga is if you care for other people and you care for yourself, lahat susunod na yan. Kasi if hindi, ibig sabihin there's something wrong, di ba? But if you know that there's something wrong and you care for yourself, you do something. And that's the bottom line. So if you care, you move, you act, and you do. Yun lang naman din, Savior. Thank you so much. Grabe. Wala na akong masabi, kasi parang yung last words or yung last sentence na sinabi ni Kuya Eric, yun na yung pinakamagandang pulot for today. Yung care. Kasi kung may care ka and may compassion ka towards other people and yourself, magkakaroon ka ng action. And yung action na yun yung magti-trigger ng transformation para sa lahat. So, ayan, napaka-significant, napaka, kumbaga sa mangga, hubal ang ating pag-uusap ngayong hapon.
Ayan, narinig na natin ang chika ni Kuya Eric, knowledge, values, galing kay Kuya Eric, at syempre ang mga naikwento sa atin ni Clyde kanina, mga reminders, mga significant experiences. So, yung episode natin ngayon, mga G-listeners, ay hindi para ituro sa atin yung mga mali, hindi para ituro muli ang mga netiquettes, yung mga inputs, hindi yun para ulit-ulitin sa atin yung mga topics. Kundi itong podcast, itong episode natin ngayon, this will serve as a reminder. Kasi sa hinabahaba ng panahon na hindi na natin, sa hinabahaba ng panahon na nakatutok na tayo sa online world, may mga bagay na tayong nakakaligtaan for sure. And importante ang episode na ito para ma-refresh kayo at ma-replenish din yung mga utak natin, ninyo, mga G-listeners, para may matutuhan kayo, hindi lang sa netiquettes, kundi lalong-lalo na sa active and healthy way ng paggamit ng online world. Remember, hindi lahat ng active na active users ng social media ay healthy. May mga taong active for the sake lang na maging active pero hindi healthy. Yun yung bagay na kailangan nating iwasan kasi it starts with us. So kung sa sarili natin hindi na agad maayos, pwede yung maka-affect sa iba. So gaya nung sinabi ni Kuya Eric, care. Yun yung pinaka-importante. Also, yung dinagdag ni Kuya Eric kay Clyde na respect and responsibility comes together. Ayan. So once again, thank you so much Kuya Eric sa pag-share ng iyong expertise and knowledge sa topics natin ngayon. At syempre isang malaking thank you rin kay Clyde sa pagpapaunlak sa activity na ito. Hopefully, for the succeeding episode, mas marami pa tayong matutuhan, mas marami pa tayong makuhang mga guests na pwedeng makapag-share ng kanilang mga experiences. So ayan, thank you so much also for the guidance team for inviting me as the host for this episode. Hopefully, malaking tulong din ako sa inyo and hindi nawala yung essence mo. Pero yan, thank you so much. I am very grateful for this opportunity. So once again, thank you so much everyone. I am Savory Ignacio from Social Journalism Strand. Together with me, Clyde and Kuya Eric na nag-iiwan ng mga salitang makijis sa kwentuhan, makijis sa kalokohan, at lalong makijis sa paglalayag at paglalakbay sa online world. Para sa susunod na episode, get ready kasi tungkol naman sa gaming world at building relationships. O, diba? Sana all may relationship. Sa gaming world ang ating pag-uusapan. Kaya naman, G-listeners, see you sa next episodes. This is the GO Podcast PV Edition or the GO Podcast Season 2.